Magandang araw mga kapwa o guro. Natutuwa ako at magkasama na naman tayo dito sa Learning Pal. Ngayong araw ay gagawa tayo ng interactive Bitmoji Classroom na pwede natin mailagay sa ating Google Classroom para ito ay mas mapaganda at mas exciting sa ating mga estudyante. Ito yung example ng aking Bitmoji Classroom na nakasave na sa aking Google Drive. Para magka-idea tayo kung ano ang itsura nito, tignan natin ito sa Google Classroom. Pag binuksan na ng bata ang post mong interactive Bitmoji Classroom, ito ang mga pwede niyang magawa. Dito, pwede i-click ng mga students natin ang mga bagay o larawan sa ating interactive Bitmoji Classroom. Halimbawa, pwede kang bumati. Good morning, class! Maglagay ng motivational quote. Magpakita ng video lessons. Magpa-attendance. Magpa-test. Lahat yan na sa Interactive Bitmoji Classroom na. Okay, simulan natin ang paggawa ng Interactive Bitmoji Classroom. Para makagawa ng inyong Interactive Bitmoji Classroom, kailangan natin gumamit ng Google Slides. Pwede nyo ito makita sa inyong Google Homepage, sa Google Classroom, or Google Drive. Basta dapat naka-sign in kayo sa inyong Gmail. Gawin natin ito sa Google Classroom. I-type ang Google Classroom sa browser at i-click ang Enter. Pag nakapasok na sa inyong Google Classroom, i-click ang Google Apps na matagpuan sa kanan taas na bahagi ng Google Classroom. At hanapin ang Google Slides na nasa ikalawang pangkat at i-click ito. Ayan, nasa Google Slides na tayo. Ano ba ang Google Slides? Ito ay parte ng G Suite o mga applications ni Google. Para lang po siyang PowerPoint. Okay, try na po natin ang Google Slides. I-click po natin ang blank, yung may Google cross sign, para magkaroon ng bagong slide. Ayan, nasa loob na po tayo ng Google Slide. Lagyan po natin ang pangalan ng ating Google Slide. Punta po tayo sa kalibang taas na bahagi at i-click po ang Untitled Presentation. Ang pangalan ng aking slide ay Virtual Classroom. Makikita na ito ay automatic na nakasave sa ating Google Drive. Ngayon, handa na tayo magsimula. Alisin natin ang mga blank boxes para malagyan po natin ang background. Okay, malinis na. Sunod po natin gawin ay pindutin ang slide na nasa taas na bahagi at i-click ang Change Background. Choose Image. Pwede po tayo mag-upload ng pictures sa ating camera or sa URL sa ating Google Photos, sa ating Google Drive. At kung wala pa po tayong pictures, pwede po tayong mag-search sa Google. Ang keywords po natin para magkaroon ng background ng ating interactive Bitmoji Classroom ay wall and floor. Lalabas po yung mga pwede natin pagpilian ng mga walls at floor. Pwede din po tayong mag-isip ng ibang tema tulad ng nasa space, forest, or beach kung gusto po natin. Pipiliin ko po itong background. Tapos, i-click ang insert. Tapos, i-click po ang done. Ayan, meron na tayong floor and wall. Sunod po ay pwede natin lagyan ng mga larawan ang loob ng ating interactive Bitmoji Classroom. Tulad ng whiteboard para sa pagbati or paalala. I-click lang po ang insert image sa Google search at mag-type sa kanang bahagi ng whiteboard. Maghanap ng magandang whiteboard, i-click lang po tapos insert.
Yan, meron na po tayong whiteboard. Ilagay po natin ito sa gitna para po mas kita ng mga bata. Maglagay po tayo ng halaman. I-click ulit ang insert image. I-type ang plants transparent para wala itong background. Maghanap ng mga plants. Pag may nahanap na, i-click ang insert. Pwede natin ilipat ang pictures sa pagitan ng pag-drag. At pwede rin itong palitin. Lagyan natin ang sopa. Type natin sopa. Mamili tayo na ng mga pictures dito. Then, pwede natin i-insert, right-click, or pwede rin i-drag. Ayan na yung sopa. So, pwede natin siya palakiin. Ngayon, kung hindi nyo type yung kanyang color, pwede nyo baguhin yung color. So, right-click only, then format options, then click the color. So, pwede gawin yung yellow. Pwede natin gawin blue-green. Pwede natin siya paikutin. I-right-click lang yung sopa. And then, click yung rotate. Then, flip horizontally. Ngayon, pwede natin siya ilipat sa kabila. Kung natakpan ng sopa yung halaman, pwede natin baguhin yung order ng object. I-right-click lang yung plant. Then, click order. And then, bring to front. Magdagdag po tayo ng mga pictures pa sa ating interactive Bitmoji classroom. So, pwede po tayo maglagay ng bookshelf na no background para hindi po makakapit ka sa ibang pictures. Ilagay po natin ito sa side. And then, pwede rin po tayo maglagay ng mga books. So, yung mga pictures ko po ay galing sa computer since meron na po akong doon mga naka-store na pictures. I-adjust po yung kanilang mga size para magkasya. And then, pwede rin po tayo magdagdag pa ng mga iba pang mga books. Then, pwede rin po tayo maglagay ng test for exam. Para pag meron po tayong test na ibibigay, pwede po natin doon ilagay. So, kayo na po yung bahala kung paano nyo po i-design or kung ano pong ilalagay nyo sa inyong interactive Bitmoji. Pwede po tayo mag-insert ng ating Bitmoji picture. I-click lang ang Bitmoji Chrome extension na nasa gilid ng ating browser. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo po itong i-download as Bitmoji Google Chrome para mas mapadali ang paglalagay nyo ng inyong Bitmoji sa kahit anong application or documents. Pag nakapili na inyong Bitmoji, idrag ito sa inyong interactive Bitmoji classroom. I-adjust para magkasya sa inyong sopa at sakto at sa kanyang height. Sunod ay maghanap ng table para doon ilalagay yung laptop. Pag nakapili na, i-drag ulit at ayusin yung pagkakalagay ng table. I-rotate para umarap sa ating Bitmoji at sunod ay maghanap ng laptop. Hanapin yung laptop na babagay doon sa table. Ipatong to sa ating table. Yan, tapos na ang design ng ating Bitmoji Classroom. Para ito maging interactive, lalagyan natin sila ng mga links at videos. Halimbawa, i-click ang attendance na picture at i-click ang insert at hanapin ang link. Ilagay ang link ng iyong file
kung ito ay nasa Google Drive. Sa akin, gumamit ako ng Google Form para sa attendance. Pag nakalagay na yung link, i-click ang Apply. Makikita natin na pag tinik ng mga estudyante ang attendance, ay mapupunta sila sa attendance. Interactive Bitmoji Classroom sa ating Google Drive. And then balik tayo sa ating Google Classroom and then Paste. And then Post. So makikita na ng mga bata na meron tayong announcement. So pag tinik nila yan, lalabas na yung ating Interactive Bitmoji Classroom. Pwede po i-upload ang ating Interactive Bitmoji Classroom sa ating classwork. I-click lang po ang classwork, then create, then i-post as a material, and then lagyan po natin ang title, for example, Good Morning. Then, ang description po natin is Access Our Virtual Classroom. And then click Add. And then kunin po natin yung file sa ating Google Drive. So yan po yung ating nagawang Bitmoji Classroom. I-click lang po. And then Add. And then, Post. Ayan, andyan na po ang ating announcement sa ating classwork. So, pag binuksan po ng bata yan, nakita po nila ang ating virtual classroom. And then, click View Material. And then, click the virtual classroom. Ayan, makikita na po ng mga estudyante ang ating Interactive Bitmoji Classroom. Ang maganda po dito ay pwede natin i-download ang ating Interactive Bitmoji Classroom as PDF file. Pero maaring hindi na po kasama yung mga videos at links na lang po. Pwede po tayong gumawa ng new copy, maglagay ng bagong theme, at baguhin yung mga laman para sa ating bagong lesson.
Bilang pasalamat sa inyong panonood, mayroon po ako mga free templates ng interactive Bitmoji Classroom. I-download lang po ang free templates sa link na ito. Maraming salamat po hanggang sa susunod pong learning videos. Happy learning, pals!